So hey guys, it's Rudy Keep Up Uni and welcome back to my channel. So yes guys, so I'm back with another concert tips for you all guys. And of course, these tips and guides can help you if you are planning to watch a concert in Philippine Arena. So disclaimer, yung mga sasabihin ko guys sa inyo ay based sa aking mga experience noong Born Pink in Manila back in March. So excited na din ako sa inyo mag-share ng tips guys kasi of course, alam ko yung mga manunood ngayon is of course magre-ready na for Twice Ready to Be in Philippine Arena. So ayan, onces, chance na natin itong makita ulit ang Twice. So of course, nakita ko ang Twice back in 2019 and I'm so excited na ulit na makita sila in Philippine Arena. So ayan, I'm so excited guys. So ayan, so talagang isi-share ko itong mga tips na to para of course maging hassle-free ang ating concert experience. And of course, enjoy lang natin ang moment natin with onces and Twice. So ayan. So meron pa akong ibang mga concert tips guys. So ayan, so marami dito sa akin channel. Kaya naman, of course, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and of course, click the notification bell para ma-notify sa aking mga video. So yes guys, let's get it! So yung upcoming concerts sa Philippine Arena after noong Born Pink is of course yung Bruno Mars and yung Twice. Of course, I know this video will help you guys kung plano nyo pumunta dito sa mga concerts na to. Okay? And of course, for future concerts na rin sa Philippine Arena kasi napapansin ko na ininormal na talaga nila na Philippine Arena yung gawing concert venue. So, ayan. So, first guys, so ito talaga, huwag niyong kakalimutan, bring an umbrella and of course, a mini fan. So, of course, super init guys. Super init guys talaga sa Philippine Arena. Kasi of course, malawak yung venue sa labas. And then, mahaba yung lakarin nyo. So, talagang kailangan nyo ng payong guys. And of course, September yung sa Twice, diba? So, possible na medyo maulan na no. So, talagang bring an umbrella guys. Okay? So, of course, plus na yung mini fan. So, pwede naman yung banner na lang yung ipaypay nyo dyan. Pero of course, yung umbrella, wag nyo talagang kakalimutan yan. Okay? So, meron akong ilalagay na link sa baba guys. So, of course, yun yung payong na ginamit ko. And super light lang niya guys. And easy to carry. Kasi maliit lang siya. And of course, kasyang-kasya siya sa bag ko. And UV din siya guys. So, hindi siya mainit. Nasasalag niya talaga yung araw. So, ayun. So, yun guys. So, wag niyong kakalimutan ng payong. Sinasabi ko sa inyo. So, next guys, don't forget to bring water. Okay? So, yung dalhin nyo na guys is yung liter. Yung as in yung 1 liter na tubig. As in super na ang init and super nakakauhaw talaga and super nakakapagod. So, kaya naman talagang wag nyong kakalimutan magdala ng tubig guys as in. So, meron naman kayo mabibilhan ng tubig doon pero much better na yung malaki na talaga yung bilhin nyo before kayo pumunta sa arena. Umbrella and then tubig is a must talaga guys. Ayan. So, marami namang food stalls doon guys. So, marami doon sa labas ng arena and meron din doon sa loob ng arena. So, marami talaga siya guys. Pero, expect guys na mahaba ang pila. Okay? So, kaya naman ang advice ko talaga sa inyo guys, so magdala na kayo ng tubig and of course, pagkain na rin if hindi hassle sa inyo. So, but yung tubig talaga, so magdala talaga kayo. Okay? So, next guys. So, optional naman to guys. Pero, for me, magdala din kayo ng folder ball mat. So, magagamit nyo din kasi to guys while waiting. Wala kasi masyadong tambayan doon sa labas. Parang ang mangyayari, magpipiknik kayo doon sa sports complex. So, ayun. Magdala na lang kayo ng portable mat para makaupo kayo and makahiga. Ayan. Ito yung parang hindi ko nadala noong Born Pink in Manila. And super hassle for me na nakaupo ako doon sa sahig, sa semento and medyo madumi yung sumento pero ngalay na kasi ako. So, ayun. Kahit hindi siya talagang foldable mat, basta may pansapin kayo kapag umupo kayo. So, ayun. Okay? So, next, of course, so marami namang CR sa labas and sa loob ng arena pero mahina yung tubig, guys. So, kaya advice ko sa inyo, magdala kayo ng wipes and tissue and all. So, para hindi kayo ma-hassle. Okay? So, medyo mahina yung tubig but okay naman. So, marami namang cubicle, marami din namang stall ng CR. So, ayun. But, all in all, super okay ako na maraming CR sa loob and labas ng arena. So, lalo na sa loob, guys, kasi dun sa mga section like 104, 103, 105, bawat section niyan, so, merong CR and marami rin cubicle yung CR. So, super okay yon. Okay? So, yung problema lang is yung tubig.
Meron naman tubig, pero mahina. So, ayan. Okay? So, next. Ayan. So, sa seats. So, ano nga ba yung best seats sa Philippine Arena? So, for me to, guys, ha? So, for me and my point of view. Okay? So, isa-isahin ko ito, guys. So, yung floor, yung lower box, and of course, yung upper box. Okay? So, yung best seats for me, guys, and best section for me is, of course, the floor. Super okay na yon, guys. So, talagang kapag Philippine Arena, mag-floor ka, guys. Okay? Super sulit na sulit, guys, if floor. Okay? Floor is the best section. And if hindi ka naman nakaabot ng floor, and of course, medyo hindi mo afford na mag-floor or hindi mo kaya mag-floor, so best seats din, guys, ang lower box A premium and lower box A regular. So, yun lang. Okay, so yun yung pinaka best pa. So ayan, so yun yung pinaka ina-advise ko sa inyo, guys, if you are looking for best section in Philippine Arena. So dun kasi sa mga LBA premium and LBA regular, guys. So kita mo pa rin naman sila, guys, eh. So ayun, so talagang yun yung pinaka best seats for me. Super mag-e-enjoy ka doon sa mga seats na yun. Okay? So marami ring royo ang LBA premium and LBA regular, and of course, ang advice ko sa inyo, row 20 pababa. So, ayun. Ha? So, row 20 pababa. Super okay yung mga seats na yun. So, ito yung aking view noong Born Pink in Manila. So, 104 row 20, 87 ako, guys. And super okay na sa akin. Kita ko sila. Kita ko yung mukha nila. And of course, pumunta pa sila dun sa side. So, talaga nakita ko sila ng maayos. And of course, kita ko rin yung screen. Both sides, kita ko yung screen. And of course, kapag pumunta sila sa extension stage, super super kita ko sila, and super amazing ang view. And of course, lalo na yung mga naka LBA premium, guys. So okay na okay yung kanilang seat doon. So yun talaga yung ma-advise ko sa inyong seats. Okay? So LBA premium and LBA regular. Okay? So next is yung LBB naman, guys. So yun naman yung lower box B premium and lower box B regular. So nasa taas siya ng mga lower box A. So hindi ko sure kung ilang rows ba yun, pero medyo marami rin kasi, kaya medyo mataas na talaga yung lower box B. So okay naman yung view sa lower box B, pero hindi mo na siya masyadong kita yung artist. Okay, so hindi mo na siya masyadong kita yung mukha nila, hindi na malinaw, pero dun kapag manonood ka sa screen, guys, so okay pa rin yun, guys. Okay, so LBB is good naman, guys, pero ayun nga, so hindi mo na masyadong kita yung artist, so most likely sa screen ka na lang din manonood. Yeah, so ganun yung pag LBB. Okay? So ayun. So yun yung parang i-consider nyo if gusto nyo ng ganun. Okay? So next, of course, so alam ko naman na medyo yung iba student pa lang and tight pa rin yung budget ng iba, pero of course, gustong-gustong manood ng concert. So of course, alam kong UB yung mga pinaplan yung bilhin na ticket. Okay? So ayan. So meron tayong UBA. Konti lang yung seats dito. Parang nasa gitna lang kasi siya. So konti lang yung seats dyan. And then meron tayong UBB premium and regular, and then UBC premium and regular. So ayun, so based na sa mga nakikita kong fan cams, guys, so medyo malayo na talaga siya, guys. So wag na din kayo masyado mag-expect na makikita nyo talaga ng maayos yung artist kapag talagang nasa UB kayo. So talagang mataas na kasi siya, guys. To be honest, ha, okay, so mataas na talaga siya. And talagang medyo malayo na yung screen, okay? So talagang hindi mo na din masyado makita yung screen. And sabi pa nila, medyo malayo na din yung effect nung sound. So if tight talaga yung budget nyo, pero gusto nyo talaga lang mag-enjoy, so okay na din naman ang UB, guys. At least nandun kayo sa concert, and of course, ma-experience nyo yung mga songs ng Twice, ayan. So, ayun, guys, ha. So, wag na masyado mag-expect na talagang maganda ang view kapag UB. So, talagang ang best seats talaga ay, of course, yung floor and yung mga LBA. Okay? So, ayan. So, next, guys, so if solo ka namang manonood ng concert, so of course, wag kang mahiya na mag-approach dun sa mga ushers. So, of course, i-help ka nilang mag-take ng picture. So, yung picture
ushers ko sa Born Pink in Manila, guys. So, mga ushers lang talaga yung tumulong sa akin na magkaroon ako ng picture doon sa arena. So, ayun, super, super happy. Of course, super satisfied naman ako doon sa mga tinake nilang picture. So, ayan, super, super okay na mag-ask ng mga ushers. So, make sure na hindi lang sila masyado busy kapag in-approach nyo, okay? So, next, guys. So, ayan, so if namamroblema ka kung paano ka pupunta sa Philippine Arena, guys, from Manila. So, if you do not have a car naman talaga, guys, and other service, so pwede naman kayo mag-avail ng bus ni Live Nation. So, nag-pro-provide naman si Live Nation, guys, ng bus shuttle. So, meron yan dalawang point to point. So, merong galing MOA and meron dito sa Vertis North. So, ayun. So, it's up to you kung saan ka malapit. So, for me, yun yung ma-advise ko para doon sa mga walang service and sa mga walang car. Okay? Pero, guys, ayan. So, ito yung i-prepare nyo, guys. So, sobrang haba ng lakarin. Okay? So, mahaba talaga ang lakarin, guys, sa Philippine Arena. Sinasabi ko sa inyo, super, super nakakapagod din maglakad. At least, ata, 1 hour yung lalakarin mo. And no choice ka na din talaga kundi maglakad kasi yung mga tricycle, hindi din naman siya umuusad. So, ayun. So, talagang 1 hour yung lakad nyo before kayo makarating doon sa parking ng mga bus. Okay? So, ang maganda naman dito, guys, so, after mo maglakad, papunta doon sa parking ng bus nyo. So, mabilis naman kayo makakaalis doon sa mismong Philippine Arena. Kasi nandun lang siya sa Bukana eh. Nasa Bukana na siya. So, medyo malayo yung lalakarin mo, pero mabilis kayong makakaalis doon. Okay? So, yun yun. Ito rin yung advice ko para doon sa may mga car. So, talagang doon kayong mag-park sa medyo malayo na doon sa Philippine Arena mismo. Kasi yung mga parking malapit doon sa Philippine Arena, guys, so talagang hindi sila makausad, hindi sila makalabas. So, ayun. So, medyo matatagalan din talaga kayong lumabas doon. So, talagang traffic, guys, after ng concert. Kaya talagang no choice kundi maglakad. And no choice kundi maghintay. So, ayun. So, yeah, that's it, guys. So, yung iba ko namang mga advice, guys, para sa mga concert goer and para doon sa mga first time concert goer. So, marami din ako dito sa aking channel. So, talaga makaka-help sa inyo yan, guys. Okay? So, panoorin nyo rin, guys, yung mga video na yan. So, marami din akong advice dyan. Okay? And, of course, kapag meron pa rin akong naisip na bagong mga advice and guides for you. So, of course, i-compile ko ulit. And, yes, magagawa ulit ako ng video for you all. Okay? So, sana natulungan kayo ng video na to. And sana makuha natin ang ating mga desired seat for Twice Ready to Be. So, ayan. So, medyo yes, malayo talaga yung Philippine Arena and super laki ng venue. But of course, deserve ng Twice na makapag-perform sa ganun kalaking venue. So, yes, I'm so excited and sana ma-sold out natin ito once. So, of course, if may question kayo, comment below and sasagutin ko agad yan, guys. And yes, guys, I'm always happy to help you guys para magkaroon tayo ng mga hassle-free concert experience. And of course, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And of course, click notification bell para ma-notify sa aking mga videos. So, see you next time, guys! And yeah!